ay muli niyo akong samahan sa isa na naman pong napakasimple, mabilis at murang lutuin. Ito po ang tinatawag natin na pinangat na salay-salay. Nasa tatlo o apat na katao na po ang makakakain nito at murang-mura lamang po. Mga halagang 100 to 120 pesos lamang po ang ating gagastusin. Kaya, tara, samahan niyo ang magluto. Okay mga dudes, isa na naman pong napakasimpleng lutuin ang ating lulutuin ngayon para sa ating lunch. Ayan po, magpapangat po tayo ng salay sa kalamansi, kamatis, sibuyas. Lalagyan po natin ito ng siling pansigang. Simpleng-simple lamang po at napakabilis lutuin. Mura lamang po ang ating gastos dito, mga nasa 120 lamang po. Okay, para sa apat na po ito. Apat na tao na po ang makakakain nito for lunch. Maya-maya lamang po ay sisimulan na natin kung paano natin lutuin o i-prepare ang ating pinangat na salay sa kalamansi at patis. Okay? Okay po mga dudes, ngayon po ay ipakikita ko sa inyo kung gaano kasimple at kabilis ang pagluluto ng pinangat na salay-salay. Okay. Ayan po, bubuksan na po natin ang kalan. Kung maririnig nyo po, maingay po sa labas dahil mayroon pong construction na ginagawa dito sa amin. Okay. Sa lagi ko pong ginagawa, ilalagay na po natin ang ating sibuyas. Ang siling pansigang, puputulin na po natin para may anghang. Lagi ko pong ginagawa, yun laging buo ang kamatis at pag malambot na at saka natin ito pipisain. Okay? Lalagyan natin ng konting paminta. Konti lang po. Ayan. Medyo may konting alat po ang pinangat, kaya patis po ang ating ilalagay. Hayaan po natin siyang kumulo. Konti lang po ang sabaw na ating gagawin. Okay, tignan na po natin mga dudes. Ayan po, at nagkukuluan na. Hindi ko po na ipakita sa inyo. Yung pong kalamansi ay iniwa ko na at pinisa. Tinanggal na po natin yung mga buto-buto. Yung po yung ipinansabaw natin dito. Inuulit ko at paulit-ulit ko po sinasabi na ang asim, ang alat ay naaayon sa inyong panlasa. Okay? Ayan po, ayan po natin maluto ang kamatis bago po natin siya isain. Sandali-sandali lang po ito. Ayan. Kung maririnig ninyo po, mayroon po naghahalo ng simento na yung ginagamit nila dahil dito ay may construction sa tabing bahay namin. Pasensya na po kayo sa mga ingay na inyong naririnig. Tikman na po natin kung tama lang yung alat at asin. Okay. Tama-tama lang po. Sandali na lang po yung kamatis at malambot na siya.
Tapad po muna natin habang hinihintay ang paglambot ng ating kamatis. Ayan po mga dudes, at malambot na ang ating kamatis. Tsaka natin siya pipisain. Kita niyo po, mas madali po at lumalabas ang tunay na katas at lasa pag nilulutong po ito ng buo. Ayan. Inuulit ko, mabilis lang po ito, mura. At ilalagay na po natin ang ating salay-salay. Sariwa-sariwa ito. Sariwa-sariwa po ito nung ating nabili. Ayan. Hintay na po natin siyang maluto ng todo. Ayan po, malapit na po siyang maluto. Ayan po, at masarap na po. Yung iba po naglalagay po ng luya. Hindi ko na po siya nilagyan, pero nasa inyo na po yan. Ang inilagay ko na lang po ay paminta. Okay. Luto na po ang ating pinangat na salay-salay. Okay, patayin na po natin. Okay mga dudes, eto na po ang ating pinangat na salay-salay. Thank you for watching and please subscribe.